in our ambulance, stiamo scappando in ambulance, at sei in ambulance, la lupa in casa, sa isi, sa lupa, sa gawa, at sa araw ng pagpapunta. Kaya siya sa pagpapunta ay pumalila sa lahat ng meron ng maganda at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ng Diyos. Bawa tayo ng mga pagpapunta ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagpapayag tayo sa pagpapunta ng Diyos. Amen. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin, mga Panginoon, may salaw nawa namin ang kalagalan ng mga kalit, si Espiritu ng kabakalan ng mga salita, at gawalan ng mga panahon ng lahat ng mga aming nilugdan. Sa pamagitan ng si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpapasama namin. Amen. Ang simula ng aklat ni Sila. Mula sa Panginoon ang lahat ng marunong. At yun ay taglay niya magpakailan na. Sino ang makakakita ng buhi ng umamin sa dagat? O ng matangang ulan, o ng mga araw, sa panahon walang pasimula at walang katapusan. Sino ang nakasusulat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makakaarok sa kalalimanng dagat? At sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa rin harin ang malimang nilalang, nalikha na ang karunungan. At ang tunay na pagkaunawa, bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nagsimula sa salita ng Diyos, sa pataas-taas ang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan, at sino ang nakakatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino pinagkaloob ang nakakilala sa karunungan, at sino ang nakaunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayo lumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may itha ng karunungan. Inilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat Pinahagina niya ang karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon na nakahari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon na nakahari na, ang damit niya ay maharlika. Panginoon na nakahari na, sa katawan ay damit na makarnita at bakbat ng kalakasan. Panginooy ng hari na ang damit niya ay manartika. Ang sanghika ng daytis matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa ay hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa rin una. Bago pa ano pa man likas ikay. Panginooy, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Walang hanggang Panginoon ng lahat ng tuntunin mo sa tiyang banal at matatag ang simbahan iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
tagumpay ang talunig ang kamatayan, nagtagumpay ang pagkabuhay. Meron palang espiritu na pwedeng palayasin ng mga alagad.
na hindi sila nagkausap simply because sila ay may kapangyarihan na magpalayas ng demonyo. Yung kapangyarihan mismo na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya lamang, yung itumuli na ito, hindi pwede walang kasama panalangin. At kapag tayo ay sabi na po natin yung mismo pagkapalayas natin sa masamang spirit, panalangin. Pero hindi lamang po yung itumuli na Jesus. Ngayon, yung panalangin bago yung pag-asagawa ng tinatawag na exorcism. So, bahagi yung usama ay ginawa ng Jesus sapagkat palagi siya nananalangin. Palagi siya nananalangin. At isa rin po sa mga paninilay ng mga eksperto sa larangan po ng exorcism na ang isa sa mga dahilan kung bakit inaaliyan ang masamang espiritu ay gawa ng kakulangan ng panalangin. Kaya di po yung po mas yung po kasi yung exorcism office ng Archdiocese of Manila. Medyo mas active sila. Kasi kanilang may opisina mismo sila at kanilang nilalagay sa data yung kanilang mga gawain na exorcism. At kakibat ito, hindi na nakita nila kulangan ng panalangin. Yan din po, kahit na po yung mga tinulungan nila na mapaalis yung masamang espiritu, isa rin sa kanilang recommendation para kung sa tao rin yung regular na pakikisa sa mata ng pagdalilong ng isa. Maliban pagkukuhan yung mga personal prayer. At kung mapapansin ko natin ay napakahalaga po yung aspeto ng panalangin. Hindi makatanggal ang masamang espiritu sa presensya ng tao palagi nakikipag-usap sa Diyos. Kasi hindi sila tapat misyon na masamang espiritu na ilayo tayo sa Diyos. Na atawin tayo sa Diyos. Pwede po, kung inyong maalala, sa taon na ito ng Yellow the Paris ay sa pakikisa din natin sa isang daang taon ng Our Lady of Fatima. Isa sa hangat na pinamamanin ko na ipinahayag ko ni Archbishop Stock de Vegas na makatulong tayo sa hangat ng Fatima Apparition. Ano yung binigyan pa siya doon? Yung daily reception of the Holy Eucharist. Medyo may kabigatan. Kasi araw-araw. Hindi ka naman pwede tumanggap ng pananampunan na hindi ka nagsisipa. Well, may ibang mga pagkakataon na pwede ka tumanggap ng pananampunan na walang misa. Mga grupo kasi na umaalim ay gahawang kawalan ng Diyos matapos na yung isa,
Kasi parang nilang tumanggap ng karana ko ngayon kasi yun ay kanila ng grupo. Nagkataon na may pinumpahan sila. So, one time, may humingi sa akin na Father, ay magandang nabusin na gabi niyo. Kaya dapat, wala na kasi kayo ng misa, nabunis siya ng pagpunta. Sabi niya, pwede ba? Pwede naman ako. Kung talagang request to receive the Holy Communion outside the Mass. Pero, kung makasusimba naman tayo, kasi medyo matagal yun yun, yun yung wala naman concentration, meron din yung salita ng Diyos. Kaya kung makasusimba rin naman tayo, sa araw na pang-araw-araw, ang ayon sa aking schedule, ay pagsumika pa ka rin ng atin. Pagsumika pa ka rin ng atin. Alam mo kung isa po yung pagkaunawa natin na celebration of the Eucharist kahit na po ito, ang parang ang ating pagkaunawa ay parang mag-implikasyon. Pero sana itong natin ito not as a mere obligation, but ano, as a privilege. Kasi bakit? Kasi sana makita nito na hindi pwede mag-isa ng araw-araw kapag hindi ka parokya. Ipahagi mo yun. May nakita ka kayo ng chapel na araw-araw may isa. Hindi. Nabinigyan lang mo ng ganitong klase ng karapatan ay yung pangisiyos na magkaroon ng isang araw-araw. Sa loob lang, kapag ikaw ay parokya, ay yun ang iklim niya kung maaari yung magkaroon ng isang araw-araw. So, kaya din po, kahit na lunes, ay pinagsusulitapan natin na kung wala talagang korte, ay makapag-isa tayo. Kasi yun ang isang privilegyo ng isang parokya na magkaroon ng pagdurilo ng isa araw-araw. At makatulong din tayo doon sa hapon ng Mahal na Birheng Maria ng Fatima na kutusin po ay yun ay pinaalala lang po sa atin ng Mahal na Birheng Maria bilang pagtukod sa Diyos sa kasalukuyan panahon. So, what happened to Diyos? Ngayon ay 2017. Nangyari yun noong 1917. Yung pinamamalik na kumahari ay yung daily reception of the Holy Eucharist ay maging bahagi ng aming buhay. Yun lang ang po. May humiliya man o wala. Ang mahalaga ay makatanggap tayo na ang banal ng kumunyon. Hindi naman ang sinabi na mahal na rin ng Fatima na makinig ka ng misa. Sabi lang doon na to receive the Holy Eucharist daily. Bahagi ko. Kasi bakit? Pakipag-uklay ko sa Diyos. Kaya, ang malayas na Jesus ang masamang Espiritu. Gawa ng panalangin. At alam natin ang pinakamataas na antas ng tubig ng panalangin ay walang iba, kundi ang pagdiriwang ng isa. So, most likely, ay mahihirapan ang masamang Espiritu
naaluhan ang mga tao palaging magtanong sa akin. At maliwanag ko na takot. Takot ang demonyo sa mga tao palaging magtanong sa akin. Kaya kung sana maging bahagi ko ng hamon meron sa buwan ko ay isang napakalaki sa hamon para po sa aking parokya. Kasi bagaman ko pinagsisimba ng araw-araw, pero yung mga nagsisimba ng araw-araw, pang-Lunes lang, pang-Martes lang, pang-Miyerkules lang. Wala pa rin talaga tayo yung nagsisimba na
tumalik ka. Manalangin ko yung mga makapitubang ang pangakain ng pagkakitaw ng Diyos sa mga kapatid. Tanggapin niya mga ng Panginoon itong pagkakain sa iyo ng kamay sa katulong niya ang karangalan sa ating kapatidaman at sa buong sambayan ng banal. Manalangin ko yung Diyan sa pagdalangalan ng mga pagdibigay ng mga tao ng mga paglingkuran. Hinihingi namin naman yung pakinabangan ang aming hinihangin ng siyong kalangalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasalamat. Amen. Mayroon ang Panginoon. At sa mayroon. Taas sa Diyos, mayroon ang puso ang Diyos. Pinaas ka namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ng aming Diyos. Marapat na siya ay manangin magpapanggol niya, doon ang marapan ng tao na aming masalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang magpapagod sa lupang bumitay ng kamatayan para maging buhay. Pag-iwala ko sa nangyayay ng lumalimin sa pagkabuhay niya sa aming talong, pag-asa at ilan ng paghahanda para sa pagbabalik ng buong kanila. Kaya ang isa na ang mga nangyayang sa silawan na magpuli sa iyo ng walang mong kaya sa kalahanan, kami magpupuli sa iyong kadakulaan. Ngayon din naman ang tapos sa kabutan ng gawa ko ng kalis. Hindi ka dyan pinasarapan. Hindi ako ng kalis na may paralagad at sila. Namin gamin at ulahan ng kalis nito ang kalis na ito ng bago ang wala ng kalipan. Ang aming tubog ay bubuhos para sa ito at para sa lahat. Sa kapag mapatawad na para sa lahat, gawin ito ito sa pag-alahala. Ang nagawa namin ng paglalaro sa pagkakataon ng pagkakuha ng mga nangyayari
Kami nagpapasalamat at ang iyong talapag at ang iyong sarap na parang natinig sa iyo. Iisinasaan namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Diyos Kristo. Ang iyong puglod sa pagkakalisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, pinapo ko yung sipang na dalam sa bukit ni Cristo si po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis, ni Bonaventura, ng dalawang parka, kalalahanin ko rin ba ang pagkakadating dalang-dalang. Na may pag-asa sa lingkod ni Pagkukuhan, kaya hindi nila lahat ng pag-apapapa. Kawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo rin na parang kami lahat ng masalo sa buhay ng mga wakas. Kaysa nagpahawin ko rin ang pagkakadating ng Diyos. Misa, sa nang sinapan ng Diyos, ng mga apostol, na San Martin ang lahat ng kabananan na buhay dito sa dinding ng talagutulong sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karalatan mo sa umagitan ng mga aming Panginoon, Jesus Christo. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng sa kanya lahat ng kanilang pagpupuri sa iyo, Diyos at ang pagkakamilihan ng kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng Diyos. Amen. Upang tayo ay palaging manalangin at nawa ay may isa kapuparang din natin ng amas ng mahal na bilang ng Pagod ang araw-araw ng pagtagak ng katawan ng loob ng ating Panginoong Diyos.
Oo, ang Kordero ng Diyos. Ito mag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapagod ang mga inaanyayahan sa bibig ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat at patuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos.